Hindi malinaw kung kailan nangyari ito o kung nangyayari pa. Basta't ang malinaw lang ay may isang napakagandang bundok sa dulo ng Pilipinas na ang ngalan ay Mount Hamigitan. Isang napakataas na bundok at kulang na lang ay abutin ng mga paru-paro ang ulap. May maliliit na bonsai na puno. Matanaw ng iyong mga mata sa dami. Hindi karaniwan ang lugar na ito. Maraming nagsasabi na ito raw ay paraiso. Noong araw, nagsidatingan ang mga negosyante at mayayamang pamilya mula sa iba't ibang sulok ng Mindanao. Ang lupa na wari kinabubuhayan ng tribong Mandaya ay unti-unti nang nagbabago. Nag-iba ang daloy ng hangin. Maraming nagbalak ng hindi naaayon sa utos ng kabutihan. Maraming gustong makakuha ng yaman sa bundok na inaalagaan ng mabuti ng mga Mandaya. Meron ding mababait, ngunit meron ding masasama na dayuhan. Unti-unti pinuputol ang mga punong kahoy sa paanan ng Hamigitan. Nawawala ng tirahan ng mga ibon. Nagkakaroon din ng pagmimina ng bundok at tuloy-tuloy na natudumihan na ang ilog. Naging mainit ang paligid. Nalungkot ang mga Mandaya dahil dito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat sa kataas-taasang Hamigitan. Ito ay banal sa mga tribo ng Mandaya, maliban lang sa may mga hawak na mahiwagang tsapa na bigay ng hari at reyna ng mataas na gubat. At ibinibigay lang ito sa mga malinis at dalisay na puso. Hindi ito hinihingi. Ito'y regalo at maaaring mabawi kung hindi gagamitin para sa kabutihan. Isang umaga sa mataas na gubat, bago pa kumagat ang sinag ng araw, ay bumuhos ng kaunti ang ulan mula sa langit. Ang mga lumot ay waring nabuhay. May mga ibon na naligo at natuwa. Sa ilalim ng isang puno, isang araw matapos umulan. Sa kilid ng bukal ng kaligayahan at tabi ng santuaryo ng Tariktik, may isang binatilyong nagngangalang Hulyo na gumising mula sa mahimbing na pagkatulog. Ngunit masama ang pakiramdam niya. Oo, meron siyang mahiwagang tsapa. Ang ibig sabihin, mabuti siyang tao. Tatlong araw na siyang lumalakbay paakyat sa mataas na gubat ng Hamigitan nang biglang nakaramdam siya ng pagkahina. Siguro'y may nainom siya mula sa bukal. O di kaya'y napaglaruan ng mga engkanto sa gubat. Kawawang nilalang. Alis! Alis kayo! Ang kulit niyo, ha? Ako kaya'y nananaginip na? Abay, nawawala na yata ako sa sarili. May magandang tinig akong naririnig. Hindi siya nananaginip. Nagkasabay sila sa mataas na gubat ni Marianette, ang magandang dilag na naulila nang siya'y 8 taong gulang pa lang. Isang malungkot na trahedya ang nangyari sa buhay ni Marianette. Nag-away ang kanyang ama at isang kaibigan na si Benito. Minero si Benito at sinisira niya mga bundok at mga ilog. Pinigilan siya ng ama ni Marianette at isang gabi, napatay niya. Nang malaman ng ina ni Marianette na miyembro ng tribo Mandaya ang pangyayari, masyadong nalungkot at isang araw, winakasan din niya ang kanyang buhay. Isang malagim na pangyayari ito sa tribo. Lahat ay nagulat, nalungkot, naguluhan. Si Marianette ay kinupkop ng isang mag-asawang Mandaya at lumaki itong matapang at tumatayo sa mga naaapi. Isang araw, narinig ni Marianette na ang pumatay sa kanyang ama na si Benito ay nagbalik matapos ng 10 taon. Nagalit siya at tumakbo sa mataas na gubat upang magdasal at maghanap ng katahimikan sa naguguluhan niyang isip. Tahimik na sana nang biglang. Ah! Sino ka? Akala ko isang gubat ka. Tumakbo si Marianette pero napatigil. Humihingal siya. Tulong! Maawa ka na! 10 taong nawala si Julio at ang kanyang ama mula sa Hamigitan. 14 taong gulang pa lang siya at lumisan sila patungong Montserrat. Sa pagbabalik, ipinagpatuloy muli ng kanyang ama na si Benito ang pagmimina at pagsisira ng mga bundok at ilog. Sa galit ni Julio sa ama, lumayas upang magpalamig ng ulo at manalangin sa mga diyos ng gubat. Ano ba ang kailangan mo? Sino ka? Si Julio, may tinapay ka ba? Nagugutom ako, nangihina. Tulungan niyo ako kagubatan, mga lawin, puno ng mulabe, hangin na magiting. Tulong! Tulong!
Ah! Ano ito? Yan yata ang drivets. Ngayon ko lang nakita. Hey! Ayoko! Gumising ka! Huwag kang pipikit! Salamat. Sino ka? Ha? Ah, mabuti naman at mukhang lumalakas ka. Sorry, alam ko masakit ang sampal ko. Ito, tinapay. Kainin mo. Ha? Kailangan ko nang umalis. Huwag kang mamamatay, ha? Totoo ka ba? Nananaginip lang ba ako? Kung diwata ka, sana'y makita kitang muli. Magpapasalamat lang ako. Makalipas ang 5 taon, naging teacher si Marionette sa gitnang gubat. Lumayo na siya sa nakaraan at pilit na kinakalimutan ang galit sa pagkamatay ng magulang. Nagtuturo siya tungkol sa kalikasan at naging bayani siya sa mga mandaya. At ang mga naaapi, ipinaglalaban niya. Tulad ngayon, nalaman niya na ang bundok ng Hamigitan ay sugat-sugat na sa pagmimina ng isang kumpanya. Haharapin na niya. Oras na. Dumating si Marionette at nagulat siya na iba na ang namumuno ng minahan. Namatay na pala si Don Benito at ang kanyang anak na ang namamahala. Julio, kilala niya ang pangalang ito. Namumukhaan din niya. Parang nakita na sila. Marionette, ikaw nga bang matagal nang hinahanap ni Julio? Nagkaalap na galit, ngunit may tagos sa puso ang unang pagkikita nila. May naaalala sa nakaraan. Sa gubat na kataas-taasan, nung niligtas ni Marionette si Julio, oo, at hinanap nito ng matagal, paano magwawakas ang pagkikitang ito? Sundan muli sa susunod na anime seryeng pinamagatang Hamigitan Warrior.